What's up mga tropa? Good morning sa inyo. Time check, it's 7:12 in the morning. Andito tayo ngayon sa Bago Bantay. Or para sa siya, andito tayo ngayon sa New Sentinel. Eka nga ni Sir Jed. So, saan ba tayo papunta ngayon mga tropa? Papunta tayo ng... Saan ba? San Mateo. Para sunduin ang aking editor. So, iangas ko siya dito sa aking bike. Romance muna kami ngayon. So, today, nilaan namin itong day na to para makagawa ng content para content sa inyo, guys. So, samahan nyo kami sa aming moto vlog. So, madami kami gustong gawin ngayon. So, samahan nyo ako, guys, sa aking biyahe papuntang or San Mateo, Rizal. Gamit ang aking Versys 1000 SE. So, sa mga nagbabalak ko sa inyong bumili dyan ng Versys 1000 SE or Versys, pares lang naman ang makina yan. Actually, alam, if I'm not mistaken, ito, saka yung Ninja, saka yung Z1000 SX, pare-pares lang naman sila ng makina. Engine displacement at least. So, medyo magkakaiba lang yata ng settings. Pero, pare-pares sila ng engine. So, panoorin nyo at supportahan itong vlog na to. Kapag ayan, mahilig kayo sa motor, gusto ninyong makakuha ng konting tips, gusto ninyong makita yung experience ng isang medyo newbie na katulad ko. Medyo newbie lang naman dahil mga tropa, 3 years mahigit na tayong nagmamotor. Currently, ito ang paborito kong motor ngayon na gamitin out of the 3 bikes that we have. So, meron kaming Versys, Ninja 1000, saka isang NMAX. Well, sa traffic, dito sa Metro Manila, yung NMAX pa lang favorite ko. Pero generally at overall, ito syempre yung Versys. Kasi, bago eh. Wala pang isang taon sa amin tong motor na to. At so far, masarap siyang gamitin, madali, malambot. Yan, comfortable siya gamitin. So, bang for buck naman siya. So, mga nagbabalak bumili ng Versys 1000, bukas mga tropa, bumili na po tayo. Sana all. Hindi tayo magsisisi. May enjoy natin yan. So, although, type ko din naman yung kulay nitong Versys 1000, kaso, yung isang bike kasi namin na Ninja 1000, kulay green na rin eh. So, para bang... Alam mo yun, puro green na lang yung bike namin. Hindi na rin naman ganun kasama. Pero kung meron lang sanang ibang option, na for example, kulay white. Yung kulay white, mas type ko yung kulay white eh. Kaso yun nga, for the Versys 1000 SE, kulay green lang naman yung nilabas nilang kulay. For year 2020. So, yun lang. Sana next year, mga nagbabalak bumili dyan, sana may ibang kulay na para sa inyo. So, ang kagandahan dito sa kulay na to, na yung green na to, medyo iba naman yung tone niya. It's a little bit darker. Dark green yung tone. So, siguro sasama, tapos susubukan kong samahan to ng ano, picture talaga or video or B-roll itong bike na to. Habang ina-explain ko, para mas ma... intindihan niyo kung ano ba yung sinasabi ko. So, papuntang ngayon ng Commonwealth. Sa Commonwealth tayo magdadaan. Tapos sa may bandang Batasan, papuntang San Mateo Rizal, saan ba tayo magdadaan? Mukhang traffic dito ngayon sa Mindanao approaching Trinoma. So, ang gagawin natin, mag-U-turn tayo dito ngayon sa tapat ng Veterans Memorial Hospital. Para makaiwas sa traffic. Dito tayo sa Visayas Ave magdadaan. Alright. Sarap pa dito mga tropa, pag nagda-downshift ka, hindi mo na kailangan ng clutch. Tapak-tapak na lang. Same thing pagka mag-ano ka, and upshift naman, hindi mo na kailangan ng clutch.
Andito tayo ngayon sa anong road ba to? Road 1. Ang tumbok nito, mga katropa, ay Visayas Avenue. Yung helmet din na binaon ko ay yung helmet na may intercom, para pag sinuot ni Sir Jed yung helmet, makakapagkwentuhan kami. So gagawa din pala kami ngayon ng dual vlog. So sabi nga nung kuya ko, ito daw ang dual vlog ng mga mahihirap. Kasi isa lang ang GoPro. Ang gagawin namin, palitan helmet moves. So yan ang sikretong technique ng mga walang pambili ng dalawang GoPro. Isa lang ang GoPro. So palitan helmet moves muna kami. Eh malay nyo mga tropa, palaring sumikat itong ating vlog. Sweet bikini men. Magkaroon tayo ng pambili ng extra action camera. Bibili tayo niyan. Nako. Mukhang senyalis 'to na medyo traffic din ngayon sa Visayas Avenue eh. Nangaba ang sinasabi natin mga tropa. Eh wala tayong magagawa. Dahan-dahan tayo sa traffic. Dadaanan na lang natin talaga 'yan. So, ayan, baka ma-share ko sa inyo kung paano ba mag-filter gamit ang Versys 1000. Medyo malaki siya, kaya medyo mahirap. Mag-ingat din tayo mga tropa. Pag maangat dyan sa gutter na yan, be extra careful. Hi! Dahil yung unang experience ko sa aking motor, dahil dyan sa mga gutter na yan, kaya very... may phobia ako dyan. Madulas kasi sila. So, kailangan kung iaangat mo man yung gulong mo dyan, op, kung akit ka sa gutter, kailangan itututok mo talaga yung gulong mo facing the curb or the gutter para hindi madulas. Kasi pag hindi mo itinutok yung gulong mo, dudulas tayo dyan. So, yun ang mga tropa, talagang minsan kailangan alalahanin natin na kailangan natin mag-ingat. Gaya ng mga tropa, share ko nung kahapon lang, I was driving, naka 4 wheels ako, buti naman 4 wheels. So I got a little bit careless, naging careless ako mga tropa. Eh sumabit tayo. Na imbis na alam mo 'yon, kasi nagmamadali ako. Imbis na makasave ng time na nakain 2 oras ng time ko mga tropa, kasi alam niyo na sumabit tayo. Kinailangan natin magpunta ng police station. So ganoon talaga, lesson learned. Kaya ngayon, mga tropa, balik tayo. Talagang kailangan mag-ingat. So, andito na tayo. Pasikip na ng pasikip ang mga traffic. Hinto muna tayo, mga tropa. So, ito na nga, mga tropa. Andito na tayo sa Commonwealth Avenue. So, andito na tayo sa lugar kung saan ako nag-aral isang taon dati. Nung high school ako, sa kaliwa ko, Montessori School. So, alam niyo naman tayo, may pagka-swerte. Lumipat tayo dyan. First year, second year high school yata. At pagkalipat natin ng school, after 1 year, nagsara. Alam mo, kung sa-swertein ka nga naman, no, mga tropa. Biruin mo yon, lumipat ka ng school, tapos nagsara. Pagkatapos lang ng isang taon, hindi ka man lang pinag-graduate. Yun lang. Nakwento ko lang sa inyo, mga tropa. Kaya medyo familiar ako sa lugar na to. Nagkaroon din ako ng madaming kakilala, mga kaibigan dito sa may bandang Commonwealth Avenue. And usually mga classmates ko puro mga nakatira dyan sa dito sa may Fairview or sa Philinvest area. So shout out sa inyo, sa aming mga kaibigan na taga rito sa Commonwealth Avenue. So we're gonna head to Batasan, tapos liliko tayo doon. We are now approaching Batasan, mga tropa. Liliko tayo dito. Nanka, ika nga ng mga katropa natin dyan. Mahilig magbaliktad ng salita. So itong katropa natin, ang ating editor na si J Beats.
Yan, mahilig magbaliktad ng salita yan. Naan ka tayo dito. Sa ano? Sa basa, naan ka. Let's make a naan ka. Diretso lang tayo. Sa pang ilang kanto, hindi ko nakabisado. Basta yung pababa ng Philinvest, papuntang San Mateo Rizal, iliko tayo dun. Nung last week na dumaan ako dito, kakatapos lang nung bagyo, nung baha, medyo traffic po. Kasi pagdating dyan sa baba ng may pabandang San Mateo na, madami pong namimigay ng relief goods. Kaya yan, medyo naghihintuan ng mga sasakyan, kaya medyo traffic. So kasama ko ngayon ang ating editor, si Sir Jed. Ngayon mag-bromance muna kami, isasangkay ko siya sa motor. Ayan, pero may intercom kami, makapagkwentuhan kami, ayan. What's up? Paalis na tayo ng bahay ni Sir Jed. So, in-adjust na natin yung preload para yung shocks nitong versus mag-adjust. Para mag, ano, alam niya na, tumigas. O mga tropa, let us know. Kamusta pag may backride kayo, anong feeling? Medyo mas iba yung feeling magmotor eh, no? Ano? Medyo iba yung feeling magmotor pagka may backride. Ayun, sa perspective ng... Oo, sa perspective ng... naka driver. Okay, katulad noon, ayun oh. Basta lang tandaan niyo lang, wag kayong pepreno suddenly. Kaliwa dito o sa susunod na. Okay. Nadali ako kahapon sa Jed. Nagda-drive ako, nakakotse ako. Eh nagmamadali ako. Nakadali ako ng van. Okay, gastos ako dito mga 10,000 siguro. Bakit sobrang nalalaman na rin? Hindi, siyempre, kahit yung maliit na bangga na yun, malaking bagay yun eh. Siyempre, paayos ko yung sa akin, paayos ko yung sa kanya. 10,000. Ano yun? May insurance na yun? Insurance na yun. Yun yung bayad mo sa insurance, sa participation. Estimate ko lang naman yun. Sakit pa dun, eh? Oo, sakit. Oo. So, iwasan nyo yung pomeno habang nakaliko ang gulong. Kasi doon tayo out of balance. Okay? Siyempre, safety first na lang din mga tropa. Shout out sa mga nawala ng tubig dahil sa baha. So mukhaan dyan, no? Inaayos naman ni Manila Water. Ayan, no? Mukhang magdidistribute na ng water to si Manila Water. Makakaligo na kayo sa wakas. Shout out sa mga taga Project 8 dyan. As of November 20, balita ko, wala pa rin daw silang tubig. Project 8 Quezon City. Kasi may mga relatives ako dyan. So sa 24 pa daw magkakaroon. So biruin mo yun, no? Parang okay lang yung pagligo eh. Mas mahirap yung pag alam mo yun. Magsisiyar ka. Mas mahirap yun eh. So mga tropa, huwag nyo akong pagalitan kung medyo mahilig pang bumusina. Kasi para sa akin, ano lang yun. That's just my way of saying excuse me. Para safety na rin. Shoutout to Ronald Pagalan, yung naalala mo yan Sir Jed, yung nag-weightlifting sa gym. So shoutout, gusto daw niya ng maggawa daw ako ng vlog about budget meal para sa mga nagda-diet dyan. So medyo naiilang tayong pumilter ngayon, syempre kasi may hindi tayo ganun kas comfortable dahil angkas natin si Sir Jed. Yan, oop. So extra ingat mga tropa kasi yan o, pagtapa ko, ano na pala, kanal na pala. Gagawin mo talaga, baba mo yung isang buong katawan mo. Paraan lang po, master. Dapat pala sa gitna ako. Sa gitna tayo para safe. Mas mabigat ninja eh. Hindi ko nga din alam eh. Siguro dahil mas bago to, hindi ko alam kung bakit. O I don't know. Pero mas mabigat ha, yung feeling talaga. Mas malambot gamitin to kaysa sa Ninja. So, kahit tarap tayo mga tropa, mag-filter ng may angkas. Yan, nakakaraan-raan pa rin naman kahit papaano. Better than naka four wheels, di ba? So, mga tropa, pupunta tayo ngayon ng UP. Tapos mag-share tayo ng... share natin to, pagkikwentuhan natin tong versus. Ano sa dyan? Init, no? Yung tambucho, hindi mo napakaramdam? Siyempre, always give way to pedestrians, knocks.
siguro share natin sa mga nagbo-vlog diyan. I-motivate ko na rin kayo at yung sarili ko. 'Di ba? As much as importante yung likes, sabi nga nila, it's not the most important thing. Ang maimportante is yun nga, ma-i-record mo. Ano tawag doon? Kaya ba vlog? Dahil ilalag mo, no? Ilalag mo yung mga memories mo. Pero importante yung likes para sa akin. Oo. Yun na. Kawakas. Nakaraan na rin. Ah, medyo. Pero ano lang yan, sa una lang yan eh. Kung baka kasi parang nag-a-adjust ka pa. Pero magagamay mo rin naman. So, approaching Commonwealth, mga tropa. So, tinatanong ni Sir Jed kung ano bang take ko sa mga motorcycle lanes highway. Sa totoohanan lang, hindi bigat yung take ko dyan. Hindi naman siya masama. Pero hindi ko rin siya masyadong preferred. Hindi okay yung mga motorcycle lanes for me. So, dapat wala or... Or siguro. Sige, lagyan nila ng motorcycle lane, pero dapat bawal lang ibang sasakyan doon, di ba? Kasi anong purpose ng motorcycle lane kung pwede naman ng four-wheel vehicles, di ba? Tapos saka, di ba, syempre, gawin mo yung motorcycle lanes para sa safety naman ng mga motorcycle riders, di ba? Yung mga gustong maging safe, yung gustong sumunod, na dire-diretso lang sila, di ba? Ayaw nilang sumingit. Bibigyan mo ng motorcycle lanes ang motorcycle riders, pero nakaharang naman doon ng four wheels. Saan mo naman gustong padaanin yung mga nagmomotor, di ba? Saka di ba, syempre, kapag gumagawa ka ng rules, make it ano, parang easy to follow, easy to comply. Ang hirap mag-comply na nandiyan ka lang sa motorcycle lane. Hindi siya convenient para sa mga nagmomotor, parang tinotorture. Lalo na kung hara ito, motorcycle lane, ang dami nakaharang, di ba? Sorry na, God bless, essential. Mga tropa, andito na, we're back. Dito na tayo sa CP Garcia Batol University of CP Garcia, if I'm not mistaken. Yan. So, tatry natin hindi ilikutan ang ating ulo kasi matagtag dito eh. Pero yan, dito ko na rin masasabi na yung Versys maganda siya kasi nga, mas maganda yung suspension niya kesa sa Ninja 1000. Tabisan natin konti. $100 na yun, Saljit. Sana hindi malubak, sana hindi mauga. Nakakahiya naman sa ating viewers. Sarap dito mga tropa, oh. Kita nyo yan. Tahimik, daming puno, oh. Relax. Tour mga tropa sa ating Versys 1000 SE. So share ko lang sa inyo yung mga pinakabit natin sa kanya. Itong top box na to, ang presyo niya around 10,000. Tapos pinakabitan lang natin siya ng crash bar or crash guard para alam nyo naman mabigat matangkad yung bike para in case mabatomba siya, safe tayo, okay? So, and then pinakabitan din namin siya ng laser gun at ng auxiliary lights. Itong dalawa para lumiwanag yung ilaw niya. So share ko sa inyo quickly what I like about this bike. So una-una sa lahat yung aesthetics niya. Alam niyo man, adventure bike, malapad, matangkad. So yung presence niya pag nasa road ka, mafe-feel talaga or madali siyang makita talaga, pansinin siya ng mga kasabay mo sa road. I believe that's important for safety, 'di ba? Para alam nila, hindi ka nila matatamaan kasi nga alam nila na kung nasaan ka, yung mga kasabay mo sa daan. Shoutout nga pala to Arcangel Riders from San Miguel, Bulacan. At supplements mga tropa, so kung natatandaan nyo sa previous vlog natin at kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na guys.
I advise na every day dapat huwag niyong papalampasin, meron kayo at least 5 minutes of workout para wala tayong dahilan na hindi mag-workout. Sinadya ko talaga na itong workout na to pwede mong gawin kahit saan. Nandito tayo sa outdoors, ayaw mong madumihan, gagawin natin yun. So today's 5 minute workout will be 5 squat thrust, 10 air squats, and then 20 alternating toe taps. Ang bilang left and right is equal to 1. I repeat mga tropa, it's gonna be 5 minutes, as many reps as we can. So gagawin ko siya today, samahan niyo ako. So that's it mga tropa for our 5 minutes workout. So masasabi ko lang, not bad. Okay, paalis kami ng UP, tapos lang ni coach mag-workout. Anyway, don't forget to like, subscribe, and share ang ating video. Bye, shout out mga tropa! Okay, so buti na lang mayroong box sa likod. At naharang ako, kung di, nalaglag na ako. Gusto lang i-shoutout sa mga nanood and nag-comment, nag-like dun sa una nating vlog. Hindi namin nalista kung sino-sino kayo, pero sa susunod na mga vlog, i-shoutout namin kayo. So continue to comment, continue to share, and of course like the videos. Makakatulong yan sa channel namin.